Narito na ang PTV Balita ngayon. Bumuo na ng komite ang Senado na magmumonitor sa paggamit ng mahigit 9 bilyong pisong confidential at intelligence funds sa ilalim ng 2023 proposed national budget. Mismong si Senate President Juan Miguel Zubiri ang naghain ng resolusyon para sa bagong oversight committee. Sa kanyang privileged speech, iginiit ng Senate President ang mandato ng mga mambabatas na silipin at bantayan kung saan nga ba gagastusin ang ilang pondo. Tiniyak din ng senador na nakahanda ang bagong komite na magpatawag ng pagdinig sakaling imbestigahan o may makitang irregularidad sa mga kinauukulang ahensya. Mababatid na nasa 4.5 billion pesos ang inilaang confidential at intelligence funds sa Office of the President, 500 million pesos sa Office of the Vice President at 150 million pesos naman sa Department of Education. Una nang sinabi ng mga kinauukulang ahensya na gagamitin ang mga naturang pondo sa pagpapalakas ng surveillance operation at iba't ibang programa. Babantay tayo sa pondong ito, pera ito ng bayan, kaya bilang Senado ng bayan, sisiguraduhin natin na taong bayan rin ang makikinabang nito. Samantala, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 454 o panukalang batas para sa proteksyon, seguridad at benepisyo ng mga kagawad ng media. 252 na mga kongresista ang bumoto ng pabor sa panukala. Tinukoy sa panukala na ang media ay yung mga taong legal na nangangalap ng mga balitang bilang kanilang trabaho. Kasama rin sa media ang mga black timer o nagbabayad ng oras sa radyo at telebisyon. Nakasaad sa panukala na hindi dapat bababa ang kanilang sahod sa minimum wage na itinakda ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Babayaran din sila sa kanilang night shift at overtime ayon sa nakasaad sa batas. Narito pa ang ibang benepisyo ng mga kagawad ng media na nasa ilalim ng House Bill 454. Bubuo rin ang Department of Labor and Employment ng News Media Tripartite Council na magiging kinatawan sa iba't ibang stakeholders sa paggawa ng mga polisiya at iba pang reklamo. Alamin naman natin ang mga balita mula kay Ala Sungdua ng PTV Cordillera. Naimbang alaw, Kenneth. Formal ang ilukat iti publiko ti heritage and artisanship reimagined as a vehicle for economic growth, sustainability and technology o Harvest Creative Community Hub, EJ Botanical Garden. Di nasa OHAB kat programa ti lokal gobyerno ti Baguio, may isa pribado o grupo kan ti Baguio City Tourism Council. Tampok iti nasa OHAB, dagiti nagduduma obra mestra dagiti artist kan artisans iti Baguio City. Tangrunan ang ipakita iti publiko dagiti inabal akawas, ngay narami dagiti agab-abal iti lokalidad. Iti talo ti Bayo Foundation ti panakapalawa iti women industry ti Rion amay sa kadagiti kang runan a pakabigbigan dagiti na insigudan nga umili. Suportado ni Senate Committee Chair on Tourism, Cultural Communities and Social Justice, Welfare and Rural Development, Senator Nancy Binay, ti Harvest Creative Community Hub ti Baguio City. Lano ti opisyal a palawaan ti konsepto ti Baguio Harvest Hub kadagiti daduma a lugar. I promise next year, ho, maybe we can do something and do a pilot project in another area naman po. And let Baguio be the model city for the Harvest Project. Baka we can organize benchmarking for other LGUs on how they can copy and maybe. Iti sabali payadamag na angay iti kaunan at tariknong ti kaibigan ti amyanan pagbablik tanaw a pinasutan ti agrup 2 gasut a partisipante Manipod Cordillera Region 1, 2, and 3 iti Baguio City. Kalpasan ti 30 atawan tarigagay dagiti sigud a Federation President amang bukal iti formal association da. Ken na dumaduma programa ken aktibidad iti enterong amyanan saknan karagiti agtutubo. Imbinglay da mati kapadasan na iti panagbalinda a Federation President. Sigun kadakwada, dakil titulong ti panagbalindang opisyal ti kabataan barangay iti nation building.
Di panakadati values formation di tarigagay da nga isuro kadagiti agtutubo, kan dagiti sangguniang kabataan officials iti agdama. We will be formalizing our objectives. Pero ang pinaka ngayon is just to organize ourselves. At ang target namin, to meet nationwide on or before April 15. That is yung sinasabi ni Bishop kanina, April 15 next year. That is the anniversary of Kabataan Barangay. Dagitati damdamag manipod iti PTV Cordillera, siyak ni Ala Sungduan. Balik sa'yo, Kenneth. Maraming salamat, Ala Sungduan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako si Kenneth Pasyente. Magandang umaga.